Magsitayo po ang lahat at ating pundasalin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya ay naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nangipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo, Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya. Yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus ay papakinabangin mo kami sa kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapanang una, ngayon, at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapanang una, ngayon, at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapanang una, ngayon, at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong pinisingayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso at isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin yaring kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sa ngayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong dinisinayon din sa pag-ibig mo sa akin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayong tinipo ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, upang tayo ay magpasalamat sa Diyos at humingi ng kapatawaran sa lahat ng ating pagkakasala. Tinipon tayo bilang mga kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami.
Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aniyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap namin sa 40 araw ng paghahanda, ang aming kalooban ay iyong pagindapatin para sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay, upang masaya naming maipahayag ang magandang balita ng iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim ito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan. May hawak siyang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng 500 metro at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng 500 metro. Kunit yaon ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangan langwiin upang matawid. Sinabi niya sa akin, tao, tandaan mo ang lugar na ito. Naglakad kami sa pampang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko makapal na puno sa magkabilang pampang ng ilog. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na magusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin ito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawala ng bunga. Pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo, ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklodo kung may kaguluhan. Di dapat matakot
mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat, ang bundok mabuwal. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kandungan. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal at templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanan ng lungsod ay di masisira, ito ang tahanan ng Diyos na dakila mula sa umaga ay kanyang alaga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kandungan. Nasa atin ng Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ikaw'y hahanga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kandungan. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Diyos ko sa akigaw at lobing tunay at tapat, puso ko'y gawin mong wagas. Nang manahuli ang galak, bunga ng iyong pagliligtas. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ng tubig ay gumagaling anuman ang kaniyang karamdaman. Do'y may isang lalaking 38 taong gulang nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon, ay may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay, gumaling ang lalaki, dinala ang kaniyang higaan at lumakad. Noo'y araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan, nadalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpapagaling sa akin, ang nagsabing, dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyo, nadalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakilala ng lalaki
kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabi, "Magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigi ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ang unang pagbasa po natin sa araw na ito ay tungkol sa isang pangitain ni Propeta Ezekiel tungkol sa tubig na dumadaloy mula sa kanang tagilid ng templo. Sinisimbolo nito ang buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ng kaniyang anak, ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Sa ating ebanghelyo naman po, ay narinig muli natin ang tubig na kung saan ay mayroong isang deposito ng tubig na napaliligiran ng 5 portiko sa Bethsaida. Natitipon doon ang maraming may sakit, ang mga bulag, ang mga pilay, ang mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat base sa kanilang paninampalataya at paniniwala ay may mga panahon na bumababa mula sa kalangitan ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. At batay sa kanila, ang maunang lumusong, pagkatapos makalawkaw ng tubig ng anghel, ay agad gumagaling ang may mga karamdaman, anuman ang kanilang mga sakit na taglay. At maliwanag din po, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, kung paano pinagaling ni Jesus ang isang lalaking 38 taon nang may sakit. Kung mapapansin po ninyo, sa pagpapagaling ni Jesus, hindi na niya kailangang gumamit pa ng tubig. Hindi na kailangang lumusong pa ng lalaki sa tubig upang ito ay gumaling. Sa pamamagitan lamang ng kaniyang mga salita, ay gumaling ang lalaking may karamdaman. Sa pamamagitan ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ay agad-agad gumaling ang lalaki. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, napakahalaga po ng mga salita, lalo na kung ang pinag-uusapan natin ay ang salita ng Diyos. The Word of God is living, effective, and powerful. Ang salita ng Diyos ay tunay ngang buhay, mabisa, at makapangyarihan. Napapagaling nito
ang ating mga sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos ay maaaring makapagpahilom sa ating mga pusong sugatan. Alam po ninyo, ngayong panahon ng Kwaresma, nag-uumapaw ang awa at habag ng ating Panginoon. Hindi lamang tayo basta nagninilay. Subalit sa ating pagdarasal at pagsusumamo sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno, ay nararamdaman din po natin ang kagalingan at paghilom. Hindi magdadalawang isip ang ating Panginoon na tayo'y pagalingin sa ating mga sakit at karamdaman, anumang laki o lalim ng mga ito. Basta buo ang ating pananampalataya at magbabalik tayo sa Ama, tiyak yon ang paghilom ay mararanasan natin. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkasala at baka may mangyari pa sa iyong masama. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po nating tatandaan na walang hinangad ang ating Panginoon kung hindi ang mapabuti tayong lahat. Kaya nga po, kung ikaw ay may pinagdaraan ng mabigat sa mga oras na ito, kung ikaw ay may maluhang sakit at karamdaman, kayo naman po na nasa inyong mga tahanan o kaya nakatutok sa pamamagitan ng ating live streaming, huwag po kayong mag-alinlangan, huwag kayong mabahala. Kung pinagaling ni Jesus ang lalaking 38 taon nang nagdurusa dahil sa sakit, tayo rin kayang-kaya tayong pagaling ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Kaya samahan at sundan po ninyo ako sa aking panalangin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, ikaw po ay mapaghimala. Walang sakit o karamdaman ang hindi mo kayang pagalingin. Dumudulog ako sa iyo ngayon bilang isang makasalanang nagsisisi. Maawa po kayo sa akin sa pamamagitan lamang po ng inyong mga makapangyarihang mga salita. Loobin niyo po na ako ay mabilisang gumaling. Nagtitiwala at naniniwala po ako na walang imposible sa inyo, sapagkat kayo po ang aming tunay na Diyos at tagapagligtas. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang higit nating nakikilala ang Diyos, lalo nating nauunawaan ng lubos na tayo'y umaasa sa Kanya. Sa bawat panalangin, ang atin pong itutugon, Banal na Tagapagpagaling, tulungan mo kami. Banal na Tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, naway lubos na mag-alay ng kanilang buhay sa pagdilingkod kay Kristo, manalangin tayo. Banal na Tagapagpagaling, tulungan mo kami. Tayo naway magkaroon ng pusong bukas sa pag-aalay ng sarili at lumago sa pagsunod kay Kristo na may pusong maamo at mapagpaumbaba, manalangin tayo. Banal na Tagapagpagaling, tulungan mo kami. Tayo naway magkaroon ng tunay na diwa ng kababaang loob sa ating pakikitungo sa mga duka at mga api at makita natin ang presensya ni Kristo sa kanila, manalangin tayo.
Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pagmamahal at pagtataguyod sa mga nangangalaga sa kanila, manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Panginoong Diyos, Ama ng mga dukha, bagamat batid namin ang aming mga kahinaan at pagmamalaki, dinggin mo ang aming kahilingan ng iyong bayang nangangailangan ng iyong tulong. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo. Ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin sa iyo ang mga kaloob mong ito bilang pagtanaw namin ng utang na loob sa iyong paglingap sa amin araw-araw at bilang pagganap sa iyong pagkupkup sa aming lahat na iyong binubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtupad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap namin ay iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin ay iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin,
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang atin pong Nuestro Padre Jesus Nazareno ay ating Panginoon. Siya ang bukal ng kagalingan at pagpapagaling. Dumulog tayo sa Kanya na pagalingin niya ang lahat ng ating mga sakit at karamdaman. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ng Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit tayo sa Kanya at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kapila ng lahat,
yayakapin mo pa rin ako sa kabila ng lahat. Aakayin mo pa rin ako sa kabila ng lahat. Buhay mo'y inalay mo sa kabila ng lahat. Pinatawad mo ako. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ika-apat na Lenten Recollection ngayong Martes, March 21, 2023, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan, ang ating pong tagapagsalita. Sa araw na ito ay si Reverend Father Jonathan Noel Mojica, ang ating pong parochial vicar. Maraming salamat po. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong dalisay ang aming kalooban at panibaguhin mo ito sa aming pakikinabang upang ang tulong mo ngayon at sa hinaharap ay aming lubusang matanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang kanilang mga pangako nila noong sila'y binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin.
Jesus Nazareno, ninulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.